Magsitayo na po ang lahat. Maganda, magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan, sinayan natin ng pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy po tayong namamangha sa at nabibighani sa kagandahan ng tagumpay ng pagkabuhay. Dahil po sa panalo ng Panginoon laban sa kamatayan, nabuksan ang kalangitan, ang kaharian ng Ama para tayo'y makapasok. Gayun din, patuloy tayo magdasal para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ay kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganahang lubos. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia, kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen.
kababata ng tetrangkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod nyo sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat dooy naglayag patungon Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kaming Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo na po ang lahat. Sinabi ni Jesucristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay na alagad ko." Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kung hindi pati sa nagsugo sa akin. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan kung hindi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ay hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kung hindi ang amang nagsugo sa akin.
at ang siyang nag-utos kung ano ang kanyang aking sasabihin at ipapahayag. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ipinapasabi ng Aba na siya kung sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakasin po tayo ng salita ng Diyos. Nasa napakagandang mabighaning panahon po tayo ng tagumpay ng pagkabuhay. Ang ating Ebanghelyo kay San Juan, tinuturo ang ating kaugnayan, palalimin natin ang ating kaugnayan sa Kanya. At mula sa isang personal na karanasan at pakikipagtagpo sa Panginoon, dito tayo ang basihan kung tayo'y lumalabas sa ating sarili at bumubuo ng isang komunidad. At ito naman ang kwento sa unang pagbasa gawa ng mga apostol. Sa ating unang pagbasa, palalimin natin ang kaugnayan natin sa ating Panginoon sa Kristo. At sino makakita sa Kanya, nakakita sa Ama. Hindi lang napapalapit tayo sa Kanya kung hindi sa nagsugo sa Kanya. At kung tayo papasok sa mabighani, hindi natin to matatanto ang kalaliman at kagandahan ito. Magtiwala lamang tayo. Umasa lamang na may sorpresa. Ang banal na santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santong iisang Diyos para sa atin, para ba tayong papasok sa isang larangan na hindi natin alam, hindi natin matatanto kung hindi. Pero yung magbibigay sa atin, ibubuhos ang Kanyang pagmamahal sa atin. Buhay na walang hanggan. Kaya lang, ito'y pananalig. Pananampalataya. Paniniwala na hindi mo nakikita. May prueba ka ba niyan? May ebidensya ka ba niyan? May siyentipikong pundasyon ka ba dyan? Wala. Sapagkat ito ay nasa ibang pananaw. Naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita at pinagpala tayo. Sapagkat yan ang basihan ng pananampalatayang pagkabuhay. Di ba sinabi niya kay Tomas, naniniwala ka na saan? Kasi nakita mo ko, yan ang kamay ko, tsaka tagiliran ko. Pinagpala ang mga hindi pa nakakakita, ngunit naniniwala. Yan. Yan ang tunay. Yan ang autentiko. Kung malalim ang ating kaugnayan sa Kanya, pagbuo ng Kristiyanong komunidad, ang Espiritu Santo, pumunta sa mga hintil, mga malalayong lugar, mga lugar na malayo sa kabihasnan, sa sentro, pumunta. Ang sabi, ipatong ninyo ang inyong mga kamay kina Pablo at kay Bernabe at sila'y susuguin ko. Meron silang misyonerong paglalakbay sa mga malalayong bansa. Sabik na sabik naman. Itong dalawa nito. Pero hindi nila alam kung ano papasukan nila. Meron ka bang itinerary? Wala naman silang travel agent. O ano ba yung day one, day two, di ba? Ito yung pupunta. Wala yun. Malalaman mo lang kung nandun ka na. Yan po, kaugnayang malalim sa Diyos. At ang pagtitiwala na dadaling ka sa lugar na wala kang ideya, kung hindi, para lamang ito sa ikadadakila ng kaharian. Sa tulong ni Maria at ni San Jose,
Patuloy po tayong magmatyag, magbantay, magmasid, at magdasal para sa ating inang bayan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo ay mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay. Subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkakalooban ng buhay ni Kristong ating manunubos. Kaya't lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya. Tugon natin, Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga sa maging sa kanyang pinakaabang kapatid. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan ng mga mahihirap na bansa, naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat ng pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Makapangyarihan Diyos, nasa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga. Inilalapit namin ito sa iyo, aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayang nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayang nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkalo mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan
ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Ina ng laging saklolo. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Kaya na sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na giniiwan ko sa inyong aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Diyos amay ating purihin, Diyos anak siyang sambahin, Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa Santatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwal ating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang aleluya. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong mga daladala ng mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala ng mga pangakal sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati kanamin.